So, good morning guys. So, ngayong araw gagawa tayo ng binislad na pampritong isda. So, actually meron ako sample na ginawa. Ayan siya. So, ang gagawin natin dito is pababad natin sa ating suka. Tapos, lalagyan natin ng paminta. So, watch and learn how to make some ulam para maiba naman yung panglasa natin. So, tatanggalan natin siya ng hasang. So, ayan na siya. So, kung nagsasawa na kayo sa puro na lang sinabawan, puro na lang may gulay, so maraming paraan pa para maiba yung panglasa natin. So, ang gagawin ko dito is parang daing style para maibabad natin siya ng maayos. So, ayan. Ayan siya. So, sa ricardo naman guys, ang kailangan ninyo, pwede naman nilagyan nyo ng suka. I-mix nyo yung suka tapos toyo. Ayan. Tapos kung ano yung gusto yung ingredients na po pwede dun sa pagbababaran nyo. So, para makaano na din sa ayan, fresh from the farm ng mga huli. So, hindi po ako nakahuli nito, yung kapatid ko. So, meron pa kaming pusit. May pusit kami. Huli ito ng dalawang kapatid na namana. Namana lang sila. So, tingnan niyo na lang po kung paano yung paraan at paano hawakan. So, ayan, may danggit kami. Ayan, danggit. So, kung sa Manila to, ang kilo ng danggit is 350. So, dito is ano lang siya. Nasa 140 per kilo. Ganyan. So, struggle is real. Kasi nasa lababo tayo. Medyo nahihirapan ako tuloy. Nahihirapan ako. Kasi payuko-yuko si lolo mo. Para lang makita. So, pwede ito rin yung paraan kung paano tayo magdaing, di ba? Actually, nakikita natin kalabanan sa mga palengke. Ito yung slice na nakikita natin. Gantong slice, di ba? Ganyan. So, yung sa danggit naman, tinatanggal nila yung, ano, yung tinik. Ginugunting nila yan para mas maganda yung tignan. So, ito naman, medyo mahal din to sa Manila. So, maabot din siya ng mga per kilo sa Manila, nasa ano eh. Pagkakaalam ko nito, yung per kilo nito sa Manila is nasa 180, parang something. Dito sa amin, sa probinsya. Guys, kung magkano lang to. Nasa ano lang to 100 peso per kilo. So, sa dami na nun, ang dami mo nang magagawang dish. Kung ano yung mga pwede mong gawin sa nahuli yung isda. Kasi sa amin dito, talaga kami, yung buhay namin kasi is manging isda. So,
Diyan na kami binuhay ng aming ama. Simula ng kabataan namin. So, ito yung source na pinagkukunan namin ng baon nung kabataan ko pa. Diyan kami kumukuha ng pang-ulam, pang-bayad sa tuition. At na, minsan naranasan ko rin dati na ngayon pagpalit ako ng hotdog. Tapos, tag nito. Hotdog, langgunisa, kapalit ng isda na inihaw ko. So, isa morning na pala. Good morning sa mga hindi pa na pag-subscribe sa aking channel. So, itong isda, so kasi nagkaroon siya ng hiwa, kasi nga ito is pana lang ang gamit. So, hindi siya net na, ano, kumbaga, ito medyo malalim din. So, medyo malalim din yung, ano nila, yung pinagkunan nila nitong isda na to. So, actually, simula nung alas 11 ng gabi, ngayon silang sila nakauwi. Namana sila sa laot. So, tigas naman ang ulo nito. Yeah. Actually, magaling ako dati nito. Ngayon, siyempre nagkatrabaho. Tapos na lockdown uli. Ayan, tuloy. Parang kala mo, ano, inosente. Pero siyempre hindi pa rin mawawala yung talent na meron ka noon. Hanggang sa pagbalik mo. Siyempre, pag sa probinsya ka talaga, kung ano yung nakagawian, ganun talaga yung magagawa na nature ng pinaglumaan na. So, tatapusin muna natin kasi medyo marami to. So, mamaya uli. So, ayan guys, malapit na tayong matatapos. So, meron pa tayong... Ayan, so, ito ang kilos sa Manila ay nasa, ano eh, nasa 300 to, ano, yung lapu-lapu. Sa lapu-lapu. Diba? So, dito sa amin, pinapana lang siya. Actually, malapit na tayong matapos. So, papakita ko sa inyo mamaya kung paano ko siya gawin at saka paano ko, kung anong rekado ang nilalagay ko para ibabad siya. So, ayun guys, natapos na natin siyang gawin. So, ito na. So, medyo marami din siya. Ayan. So, ang kailangan lang natin ngayon is hugasan na lang. So, yun guys, gagawin na natin yung ating babaran ng ating dinayad o either binislad na isda. So, meron tayong bawang, may paminta, tapos ito. So, ito lang muna yung ingredients natin. Tapos, magdadaglag yun siguro ako ng asin. Asin lang ang kailangan. Tapos, lalagyan natin siguro ng spark. So, ito yung kailangan hindi nawawala sa atin yung magic sarap. Ito muna natin yung ano, dato puti. Urumbusin natin ito para may mix na natin yung ating paminta. Paminta, bawang. Tapos, gustan? Oo. Kung hindi ko siya mabuksan, kakagatin ko na lang. So, ito, kailangan natin pulbuhin. Tigas.
Tatatarin na natin yung bawang para umano talaga yung lasa niya para sa ating binabad na isda. So ayun, natapos ko na siyang gawin. So ang ginagawa ko ngayon ay inimix ko na siya. Inimix ko na siya para maghalo yung lasa ng paminta, asin, tapos luya. So ayun lang muna, kasi nung nakaraan nadala ako, akala ko sunog yung niluluto ko. Yung pala, nangitim siya sa tuyo kasi gamit ko is tuyo, suka. So ngayon ang ginawa ko, suka lang muna yung ginamit ko. So ngayon mag-prepare na tayo para sa ating binislad na isda. So ayan, gagawin natin yung proper na pagawa nito. So ibababad na natin. Para ma-absorb niya lahat yung suka, tapos yung mga lasa ng ingredients natin. So kailangan natin siya ibabad mga 30 minutes. Kasi ang feeling na magluluto pa naman ng sinaing. Bababad lang tayo. May bisita ako si Midrin. Ang galing-galing. Si Midrin Padrin. So yun, itatapusin ko muna to. Tapos babalikin ko kayo after ko siyang matapos. Natapos na natin gawin yung ating binabad na isda. So ayan na siya. Ayan na siya. So ang gagawin natin ngayon is ire-ref muna natin siya. Ibababad natin para hindi siya hindi siya langawin. So ilalagay natin siya sa ref. So see you later. Natapos ko na siya, guys. Tapos ngayon, ang gagawin natin ngayon is bubuhusan natin ng mainit na tubig yung kung saan tayo gumawa kanina ng kung saan natin binislad o hinati yung isda. Kasi medyo malangsa, so kailangan natin talaga siyang buhusan ng mainit na tubig. Tapos syempre natapos ko na yung sa kabilang side, natapos ko na siyang linisin. So dito naman tayo. So ngayon nag-iinit ako ng tubig para pangbuhos natin sa ating pinaggawan na ng ating binislad na isda. So yan na muna kasi. So guys, yung tips natin ngayong araw at saka kung paano yung pamamaraan. Kung sawang-sawa na kayo sa putahe ng isda, pwede tayong gumawa ng ibang putahe. So may mga choices naman tayo kung paano natin gawin. So ayan na muna guys yung maishishare ko ngayong araw. So thank you for watching. Don't forget to subscribe my channel. Thanks, bye.